Today, we will discuss one motion problem na nanggaling sa FB group na Civil Service Exam 2023 Community. Okay, so here is the question. Two buses start from a bus terminal with a speed of 20 kilometers per hour at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? So choices, we have 3, 4, 5, or 7 kilometer per hour. Okay, so let's answer. Okay, so analyze muna natin mabuti ang ating problem. So sabi dito, two buses. And two buses start from a bus terminal with a speed of, pare sila ng speed, na 20 kilometers per hour at interval of 10 minutes. So, aalis muna yung isang bus, then yung sumunod, 10 minutes. So, question, what is the speed? Yan, speed or rate nung man coming from the opposite direction. So, coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at the interval of 8 minutes. Okay, so drawing natin ang problem. So kunwari ito yung terminal. So ito yung terminal. So unang umalis si, lagyan natin bus A and bus B. So after 10 minutes, ito sa unang umalis, ito si bus A. After 10 minutes nag-travel na si bus A, kunwari straight ito. Ayan. Nandito na si bus A. Okay? Tapos si bus B, after 10 minutes ito, so nandito na si bus A. So tapos si bus B, nandito pa lang si bus B. Bago pa lang paalis si bus B. Okay, so nandito si A, nandito si man, nakasalubong niya. Kasi ang sabi, 10 minutes. And yung 10 minutes pala yung pag-iitan ng dalawang bus. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus if he meets the buses at the interval of 8 minutes? So let's say ito yung man na nakasalubong na niya si ito yung bus A. So nandito na si man, nakasalubong niya. Nakasalubong na niya si bus A. So tapos magta-travel pa ulit ito. So pwede na muna nating ma-compute yung distance. Compute-in nga muna natin ang distance. So distance na na-travel ni bus A. So ang distance na na-travel ni bus A, ang formula ng distance ay rate times time. Okay? So may given tayo ang speed ng bus or ang rate ng bus or rate ng bus. So yan, lagyan ko yan, R sub B. So ang rate ng bus ay 20 kilometers per hour. Tapos ang time, so distance equals rate times time, ang time ay 10 minutes. Okay? So 10 minutes. So therefore, makukompute natin ang distance ni bus A tsaka ni bus B. So makukompute natin siya. So ang distance ay i-multiply lang natin ito. Pero itong 10 minutes, convert natin sa hour. Kasi ang given na rate ay 20 km per hour. So ang 10 minutes, so that is equal to 10 over 60. I-over na lang natin sa 60 para hour na siya. So 10 over 60 or in lowest term, that is 1/6 hour. Okay, so ngayon ang distance na na-travel ni bus A, yung pagitan nila, ayan, so distance ay 20 kilometer per hour times, pwede nung natin huwag isulat yung units kasi kilometer per hour tapos hour, so makakancel lamang yung hour dyan, so matitira kilometers na lang. So 20 times 1/6. So yan lang yung distance natin. Or in lowest term natin, 20 over 6 lang yan. So lowest term, divide both by 2. So divide both by 2. So magiging 10 over 3 kilometers. Okay, so ang distance pala na ito ay 10 over 3 kilometers. Yung distance na na-travel ni bus A sa loob ng 10 minutes. Dahil sa loob ng 10 minutes, ayan, nakasalubong na niya si man. So tapos, syempre, nung nakasalubong na niya si man, si A, dire-diretso pa yung pag-travel ni bus A dito. Dire-diretso si bus A dyan. Tapos si bus B, dahil 10 minutes na si bus B, magta-travel na rin siya papunta dito. Tapos si man, papunta dito sa kabila. So, in short, magiging ganito na yung itsura niyan. Nagkasalubong na sila. Kunwari, 8 minutes na. Nagkasalubong na sila dito. Si A,
nandito na si Man na nanggaling dito, nandito na siya. Tapos nagkasalubong na sila. Nagkasalubong na sila ni Bas. Ayan, so nandito na siya. Nandito na si Busby naman ito. So si Busby, nagkasalubong na sila. So tapos, so kung mapapansin nyo sa drawing, etong distance na ni Busby tsaka ni Bus A, magiging ito na siya. Kaparehas na siya ng distance in 8 minutes na nagkasalubong sila. Okay, so ito na si Busby. Si Bus A, nandito na si Bus A, malayo na siya dahil nagdire-diretso pa siya dito. Nagdire-diretso pa, so let's say nandito na si A. Okay? Pero yung sukat nito, so ayan, parehas pa rin niya nito. Parehas pa rin niya ng sukat nito. Okay, so 10 over 3 kilometers pa rin ito. So ngayon, paano natin makukuha tong distance na ito? Distance na to, tsaka distance na ito. Okay, so lagyan natin D sub 1 ito. Ito naman kabila ay D sub 2. Okay? So therefore, parang ang pinaka-formula natin, yung distance natin na B to A, ang pinaka-formula natin, distance ay equal sa D1 plus D2. So yung D sub 1, distance ni Bus sa loob ng 8 minutes. Kasi 8 minutes nagkasalubong sila. Tapos ito naman, distance 2. So ito naman yung distance 8 minutes din na oras ni Man papunta. Kasalubong si Man, si Bus. So 8 minutes din ito. Okay, so ngayon, isolve lang natin yung D1 and D2 tapos equate natin dun sa nasolve na natin na distance na 10 over 3 kilometer. So nasolve na natin yon. So buuin na natin ang ating equation. So equation natin, ano ba ang value ng D? Ang value ng D ay nasolve na natin, 10 over 3 kilometers. Equals D1, ito yung distance ni Bus. Distance ni Bus in 8 minutes. So therefore, ang speed ni Bus given naman 20 kilometers per hour. So we have 20, then i-multiply lang natin sa 8 minutes. So 8 minutes gagawin nating 8 over 60 para ma-convert sa hour. Okay, so 20 kilometer per hour times 8 over 60. So nanggaling yung 60, kinonvert natin yung 8 minutes sa hour kasi kilometer per hour itong 20. Dapat parehas sila. Kaya nagkaroon ng over 60. Okay, then i-add naman natin ngayon itong, so masasolve na natin yung rate nito. Rate, ang hinahanap natin, what is the speed of the man? So yung rate ni man. So ang distance na to, so imumultiply lang natin yung 8 minutes din sa rate niya, which is hindi natin alam. So lagyan na lang natin x. Tapos 8 minutes din. So 8 over 60. So ito na ang magiging equation natin. Okay, so equation. So solve lang natin ang value ng x. So meron tayong denominator na 60. Pwedeng i-lowest term muna ito, 20 over 60, 8 over 60. Pero para makancel na agad yung 60, i-multiply na lang natin both sides by 60. Okay? So multiply na natin both sides by 60 para automatic cancel na yung 60. Cancel na to, cancel na to. Tapos ito, i-multiply din natin sa 60. Okay, so simplify na lang natin yan, 60 divided by 3. So that is 60 divided by 3, 20 times 10. So that is equal to, so pakita nga natin. So ayan, so magiging 20 times 10, so that is 200 equals 20 times 8, so 2 times 8, so that is 16, lagyan lang ng 0, plus 8x. Then just solve for x, so we have subtract 160 to both sides. So subtract 160 to both sides, 200 minus 160, we have 40 equals 8x. Then finally, divide both sides by 8, so therefore, the value of x is equal to x ay yung rate ni man. The rate of the man is 40 divided by 8. So that is equal to 5 kilometers per hour. So therefore, ang correct answer natin is letter C, 5 kilometers per hour. So basta merong ganitong problem na may given yung interval, tapos magsasalubong sila, automatic ang shortcut dyan, ang equation lang natin ay yung distance nung bus tapos equal sa sum nung distance ng 8 minutes. So distance sa 10 minutes yung interval equals sa sum nung distance nung given 8 minutes. Okay, so pwedeng idiretso na natin doon ang ating problem. So ayun. Okay, so thank you for watching. So I hope nagustuhan niyo ang explanation ng problem na ito.
So, kita-kita tayo sa susunod pang mga video tutorials. So, kung meron kayong question, so, pwede nyong i-comment sa aking YouTube channel, sa FB group, sa GC. Ayan. So, comment nyo lang para try nating sagutan. Bye-bye and God bless.